ang kwento ni Mabuti na isinulat ni Genoveva Edrosa Matute. Bakit nga ba siya tinuguri ang Mabuti? Mabuti ang naging palayo niya dahil hilig niyang sambitin ang salitang mabuti sa kanyang mga pahayag. Higit sa lahat, marami siyang kwentong kapupulutan ng aral. Lagi ko siyang inuugnay sa kaligtaan ng buhay, saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o isang tunog. Ngunit, hindi ako kailanman magtatapat sa kanya ng anuman, hindi lamang nahuli niya akong lumuluha ng hapong iyon. Iniluha ng bata kong puso ang pambata ko rin suliranin. Nooy magtatakip silim na at ang buong paligid ay tahimik na, sa isang tagong sulok sa silid-aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. At doon niya ako natagpuan. Mabuti may tao pala rito. Wika niya ay kinukubli ang pag-agam-agam sa narinig. Tila may suliranin. Mabuti sana kung makatulong ako. Hindi ako nakakilo sa sinabi na pagkatapos. Napadda ako na paupong bigla sa katapat na lukmukan. Hindi ko alam na may tao rito. Naparito ako upang umiyak rin. Nakinig siya sa akin na may pag-unawa at alam ko na ang pag-umamalasakit na tunay na matapat. Maya-maya pa, hindi na rin niya napigilan ng pagluha na parang pasan niya ang langit at lupa. Doon na ako nagtaka. Anong suliranin ang kinakarap ng mabait kong guro? Gayunman, isang araw ng umagang iyon, muli niyang ipinarana sa amin ang natatagong kagandahan sa aralin namin sa panitikan. Ang karikta ng katapangan, ang karikta ng pagpapatuloy anuman ang kulay ng buhay. At ngayon, may nabalitaan ako. Nabalitaan ko ang pagpanaw ng magagamot na iyon. Ang asawa ni Mabuti ay namatay at naburol ng 2 gabi at 2 araw sa isang bahay na hindi siyang tirahan ni Mabuti at ng kanyang pinakamamahal na anak. At doon ko naunawaan ang lahat. Sa hubad na katotohanan at sa buong kalupitan na iyon, inaunawaan ko na ang lahat.